Okay, good afternoon, good morning, good evening mga kaado. Kapiso wifi natin. Ito na naman tayo sa ito na po tayo sa part 2 natin para sa configuration ng advanced subvendo separate rates and auto select para sa Adobe FireShop. Ay papaliwanag ko po rito pag-config ng OLT through VLAN, and then i-reveal natin yung sa Microtik and sa Adobe FireShop, and papakita ko yung block diagram na ginawa ko nakaraan. Ipapaliwanag ko rin siya kung paano yung simpleng setup niya para maintindihan nyo. Okay, ready na mga kaado. Okay mga kapiso wifi kaado. Ito yung nakarang pinakita ko sa part 1 ng video, sa huling part, kasi nga medyo mahaba na yung oras at kinulang tayo sa time. Siyempre busy rin po tayo. Ngayon, ito po yung simpleng diagram na ginawa ko, block diagram. Halos ganito rin ang setup ko, pero siyempre mas magulo, di ba? Magulo ang mga wire ko. Pero ganito rin. Naka-RPI po ako. Naka-hex, BSOL OLT, siyempre naka-ano tayo, PLC cassette, gigabit switch, so kailangan gigabit, Huawei, and VLAN ONO, mamaya papakita ko, and then sample ng ano natin, access point ay EAP110. So ang EAP110, meron po siyang, meron din siyang VLAN, or VLAN capable din siya. Yan po. Mamaya po, papaliwanag natin yan isa-isa. Papakita ko po kung paano natin i-config yung BSOL na OLT. Ito siyempre, tapos na tayo sa X. Papakita ko lang din para may review natin kung paano natin siya palulusutin papuntang 5B5 at dito sa bridge on, papuntang access point natin. May bilan man yan o wala. Using OLT ha. Okay, so to papaliwanag ko muna rito sa block diagram yung nakaraang ginawa natin sa unang video. Simpleng paliwanag lang muna. So, di ba nag-config tayo ng advanced subvendo sa RPI natin sa Adobe FireShop. So, nag-config tayo ng VLAN and then advanced subvendo and then yung Wi-Fi rates. So, tsaka sa Microtik. So, yung ano natin, yung IP address na to, ayan yung IP na binigay ng Microtik para sa internet ni RPI. So, para magkaroon siya ng internet. So, pansin nyo, hindi siya nakabilan, di ba? So, yung default na bilan, 22 ng RPI, ito yun yung IP. 10.0.0.1, and then yung ginawa nating bilan 20.20.0.0.1. So, lumabas dito yung internet, papasok dito, ay mali pala. Lumabas ito internet, yung papuntang 8.0.1, and then pinalabas natin yung bilan 22 at bilan 22 rito. Bilan 20 rito. And then pinalabas natin sa AP1, di ba? Diyan lang sila lumabas, silang dalawa. So, pwede ka mag-adjust ng multiple bilan ID. Kaya nakalagay na multi-bilan. Baka sa may mga tanong, Kuya Ryan, bakit isa lang naman yung bilan na ginawa mo? Bakit multiple bilan? So, yung isa na yan, ulit-ulitin mo lang yung kung paano mo siya kinunpig. So, mag-add ka lang ng bilan ID and so on, pati rito sa Microtik. Ulitin mo lang siya. Siyempre, dapat magkakaibang bilan ID. Magkakaibang IP address din. So, para magkakaiwalay din siya. Yun nga. Lahat ng bilan mo rito, palalabasin mo, kung 10 ang subvendo mo na gusto mong i-separate or i-auto-select, gagawa ka ng 10 bilan ID and then 10 magkakaibang IP address or DHCP server. Papalabasin mo lang yan dito. Sa gigabit switch, papuntay mo rito, lumabas sila rito. So, sa gigabit switch, kung hindi ka naka-OLT, pwede mong ilagay na lang dito yung mga access points mo. So, kailangan, kung hindi ka naka-OLT, yung mga access point mo, bilan capable. So, para lahat ng ng bilan ID mo, maseparate mo ng magkakaibang access point.
So kung bilang 20, maglalagay ka ng access point na bilang 20 dun sa ilalapag mong sabendo. Ganon din sa iba. Sa kung maglalagay ka pa ng bilang 30, mag-o-config ka uli ng another access point para ilapag mo ron sa ibang pwesto naman. Lahat yun gagawin mo. Kaya multiple bilan. Ulitin mo lang yung ginawa mo sa AdviceOp at sa RPI. Ulitin mo lang yung ginawa ko sa first video. So, ganoon lang yung kadali. So, kung di ka naka-OLT, automatic sa gigabit switch mo siya palalabasin. Kung naka media converter, so maglalagay ka ng media converter dito, media ko na letter A, papunta naman sa kabila, letter B. So, ganoon lang. So, yung AP mo, nalagay mo ng VLAN ID. Kung naka-fiber switch ka naman, ganoon din naman. Paro lang. So, dapat yung mga access point mo meron VLAN capable. Kung naka normal ano ka lang, kung hindi ka naka OLT. So dito papaliwanag ko kung paano sa OLT. So kung wala kang OLT, basic lang yung mga access point mo ang lalagay mo ng VLAN ID. Kasi nga nag-create ka na rito eh. Lahat sila lalabas na yan dito as long as yung AP mo naka-add yung VLAN ID at yung mga SSID niya. Ikaw na bahala kung anong SSID ilalagay mo. As long as yung mga bilan ID niya nakalagay para hindi ka malito. So, mas maganda, lalagyan mo rin ng tagging yung mga AP mo kung anong mga bilan ID sila at saan mo ilalapag. Okay? Sana naintindihan. So, ngayon, papaliwanag ko about na mag-config na tayo about sa para sa OLT natin. Mag-config din tayo para sa 5B5 and dito sa ONO na to, itong bridge ONO, hindi na kinoconfig yan. Wala naman yung ano, wala siyang bilan. Ibibilan mo siya through OLT. Through OLT mo siya i-config para lumabas dito yung bilan. So kung nakabilan, kung yung ano, nakabilan ka sa OLT papunta rito sa Bridgeono, kahit hindi mo nalagyan ng bilan ID to. Kasi nga nakabilan ka naman sa OLT, automatic lalabas na rito yung bilan mo. Kasi nga dito ka naman nag-config ng bilan ano, bilan 20. So automatic, kahit hindi ka maglagay ng bilan ID rito or kahit hindi ka gumamit ng access point na walang bilan ID, bilan o hindi siya bilan capable, okay lang. Kasi nga dito naman siya nakabilan. Okay? Baka magtanong kayo, Kuya Ryan, okay lang po ba sa mga naka-OLT kung walang bilan, kung hindi bilan capable ang access point ko? Okay lang as long as makonfig mo siya sa OLT at palabasin mo rito yung bilan ID niya. Okay lang 'yan. Okay po. Okay. Punta na tayo para sa pag-config ng OLT 5B5 and then so ito yung OLT natin, Bisol, ito yung dashboard niya. Sa ADO, sa Microtik. So ito 'yan. So ito nakita niyo sa block diagram. Siyempre, yung bilan ID nyo na-create nyo na rito, automatic lalabas na yun dito. Papunta dito sa GE6. Sa akin kasi nakasaksak sa GE6. So, papakita ko sa inyo kung paano siya i-config sa GE6 and sa PON3. Ngayon, nasa PON3 ako. Kaya nilagyan ko ng pangalan kasi nga, ito yung setup natin ngayon. Pinapasok ko sa GE6 o sa RJ45 na port. GE6 siya, naka-indicate dito, GE6. Ayan, nakita nyo. Wala siyang X, so GE6. Tapos sa PON3 natin, ipapasok yung VLAN. Yung multiple VLAN natin. Yan, nakita nyo ito. Galing sa gigabit switch. Ito, pumunta sa GE6. And then lumabas sa PON3, papunta na sa cassette PLC. And then yun, lumabas na siya sa mga sa IoT or sa mga ONU. Yan. Okay, mga kapiso wifi kado, kung okay na kayo dito, nagawa nyo na to sa unang video and naintindi nyo na yung pinaliwanag ko kanina, so magkukunpig na tayo papuntang OLT para mapatagos natin yung bilan natin na ginawa papunta sa mga ONU. So dito po tayo. Yan. So, nakasaksak na lahat ng cable. So, ikukunpig na natin siya. Sa OLT muna tayo bago sa mga modem or sa mga ONU.
punta ka lang sa OLT configuration and then sa login. Sa OLT configuration and sa bilan yan, sa bilan. Yan, pansin nyo, gumawa na ako ng bilan ID. May 20 na. So, ang default niya ay, ito ang default niya, bilan 1. Ito yan. Bilan 4. So, sa bilan 1, ang default niya, ang default ay nakaantag lahat yan sa bilan 1, sa bilan ID na 1. Yan ang default niya. So, para makapag-add ng ano, ng bilan 20, punta ka lang dito. Mag-add ka lang ng 20. Bilan 20. Bilan ID 20. So, di ba may 20 na ako? May 20 na ako. Lagyan mo lang bilang 20. So, ito na yun. Edit ko lang. Nag-add ka lang ng, ano, na, ng bilang ID 20. Description, bilang 20 lagay mo. Yan, edit. So, okay na. Nandito, meron na. Bilang ID 20 and then, yan, nandito ka sa bilang na. Bilan tab, then dito sa bilan ID, description, ito na yan. Bilan ID 20 and description, bilan 20. And then, pag na-add mo na, save mo lang. Save mo, save. Huwag mo kalimutan i-save. And punta ka sa bilan port. Sa bilan port, yan. So, pansin mo, sa ang default niya ay bilan 1. So, ang gagawin natin, pipiliin natin si bilan 20. Yan, pansin mo. I-drop down mo lang yan, piliin mo si bilan 20. Kung anong bilan ang ginawa mo, kahit ilan bilan yan ang ginawa mo, susundin mo lang itong gagawin ko. So, sample lang to sa isang bilan, pero kung multiple bilan, paro lang ang gagawin mo. Kung anong phone siya, and dun, and kung anong ano, kung G, kung saan sa RJ45 na port. So, sa akin, di ba, sa GE6, and then sa phone 3. So, piliin mo yung bilan 20, pansin mo, na-config ko na, di ba? Yan. Sa GE6, i-untag mo lang siya. GE6, i-untag mo. So, ang default niya, kung nag-add ka ng bilan, ang default niya ay naka-forbidden lahat. Yan, naka-forbidden. Yan ang default niya. So, nag-add ka nga ng bilan. So, ginawa ko, sa GE6, nag-untag ka. Nag-untag ka. Kasi dyan yung papasok. Untag naman tayo, untag para sa papasok. And, para naman sa palabas, sa phone 3, i-tag mo lang. Piliin mo yung tag. Yan. And then, submit. Yun lang siya. Submit mo lang. And pag na-submit mo na, save mo lang. Save mo. Pansin mo rito ito. So, bilan ID 20, phone 3, tag ports, phone 3, palabas. And ang papasok niya, GE6. Diba ito? GE6, papasok siya. And palabas sa phone 3. So, yung bilan 20 yun ha. Yung bilan 20. Ito yun. So kung ibang bilang ID naman, ganoon din ang gagawin mo. Kung saan phone siya pinalabas, kung saan mo siya phone mo siya pinalabas, doon mo siya i-tag. Huwag mo gagawin yung phone 3. So sample lang natin yung phone 3 kasi nga phone 3 ang pinalabas natin. So kung saan mo siya pinasok na ano, na port dito, kung GE4, saan ba dito? Ito. Yan oh. Kung GE4, ito kasi yan eh. Itong GE 4, 5, 4, 5, 6, 7, hanggang 7. Ito yung G1, GE1, 2, ano, ano to, P, ano, STP, na, papasok, ito, RJ45. So, dito sa RJ45 tayo, sa GE6 tayo nagsaksak, yan, yan, GE6, tapos pinalabas natin. So, kung isa lang yung ano, pinapasok mo rito, kung isa lang naman, isa lang yung i-untag mo na port, so yung GE6 lang. So, kung naglagay ka pa ng iba, ng ibang bilan, ano, ng ibang cable dito, ito naman i-untag mo, yung mga port na yan. Kung GE4 ba, GE5, GE6, or GE7, yun lang i-untag mo. So ngayon, sa GE6 tayo, yan yung antag mo. Sa palabas naman, yung phone 3, yan ang itatag mo. Okay? Submit mo lang, and then save. Yun lang yun. Lalabas na yun. Ay, hindi pa pala lalabas yun. Kasi nga, hindi pa tayo nakapag-config sa mga ano. Hindi pa, i-config pa natin to para mapalabas naman natin dito yung bilan 20.
tsaka dito. Ito hindi natin ito i-config. Dito tayo mag-config. So, sa nakasaksak din to sa pawn 3. Sa pawn 3 din to nakasaksak. Pati ito, di ba? Kasi yan pawn 3. So, sa pawn 3 din siya nakasaksak. So, ito. Para mag-add ka ng ano, ng bilang 20 rito, punta ka lang sa ONO configuration. Sa ONO tayo. So, kung ito, paliwanan ko muna. Kung sa 5B5 ka nag-config ng bilang 20, kahit hindi ka na mag-config sa OLT. Kasi doon ka na sa, nag-config sa 5B5. Pero dahil ito, wala itong configuration para sa bilan, dito ka mag-config para sa kanya. Sa OLT tayo mag-config. So dito muna tayo, dito muna tayo sa bridge ONO, para palabasin mo yung bilang 20 dyan, saan nga pala yun? Sa pawn 3. Punta ka sa pawn 3. So, saan ba siya? Ito yun sa 1GE. Kasi nga, 1GE, isa lang yung port niya eh. Isa lang yung port. Yung 5B5, yan. 5, apat yung ano, RJ45 na ports. Tapos isa, dalawang Wi-Fi, 2.4 at 5 GHz. Tapos isang 1 pots. Yan. So, dito tayo sa 1GE. Config ka, punta ka sa config. Yan, config. And then sa bilan. Yan ha. Pawn 3. And then, hanapin mo yung, kung hindi ka sure, hanapin mo kung anong MAC address niya. May MAC address yan sa ano. Ito. Pakita ko. Ang MAC address niya ay, makita natin dito. Saan ba yan? 94 yan. 9404. Yan, okay. Balik tayo. 9404. Ito na yun, 9404. So, 1GE. Punta ko sa config. And then, bilan. Yan, oh. Pansin mo, nag-add na ako ng port. Sa port, isang port lang masya. Tag, itag mo lang siya. And then, yung bilan ID. Ang ilagay mong priority, kahit 1 na lang. Tapos, submit mo. Automatic, lalabas na yun. Save mo. Lalabas na siya. Kahit yung AP na isaksak mo ron, walang bilan, hindi siya bilan capable. Lalabas na yung bilan, yung ano ron, yung IP ng bilan 20 mo. Yan, yung bilan, IP ng bilan 20 mo, lalabas na siya papunta rito. Kahit hindi ka mag-config ng bilan 20 rito. Okay? Yun na yun. Simple lang, di ba? Yun lang yun. Lulusot na yun. So, sa 5B5 naman tayo. Sa 5B5 tayo. Okay. Dito naman sa 5B5, dito tayo mismo mag-config sa 5B5. So, naka-ready na rin yung 5B5 ko. Okay, naka-ready na. Naka-config na rin siya. Papakita ko na lang kung paano natin siya i-config. So, connect tayo through Wi-Fi. Sa Wi-Fi tayo kukonnect kasi naka-connect na yung cable ng OLT dito sa akin. So, sa Wi-Fi na lang tayo kukonnect. Sa Wi-Fi niya. So, ang ano niya, ang SSID niya ito. Hindi tayo kukonnect sa piso Wi-Fi. Ito yung ang SSID ng ano ng 5B5, ito yung piso Wi-Fi. Ang SSID ng EAP, ito EAP 110. So kukonnect tayo sa ano niya, sa ginawa kong ibang SSID na pinadaan ko through PPOE. Pansin niyo, pinadaan ko siya through dalawang SSID. Isang PPOE, isang naka-piso Wi-Fi, naka-bridge. Ito naka-PPOE ito. Pansin niyo ito 'yun, oh. Sa pipe port, pinalabas ko siya dito, galing Microtik, papunta pa rin sa switch nito. So, magtataka kayo, Kuya Ryan, buti, bakit, okay lang po ba na ipasok natin ng PPOE rito? Hindi ba siya mag-conflict? Hindi po siya mag-conflict dahil ito po ang setup ko ngayon. Dahil ang PPOE natin, wala naman siyang DHCP server. So, hindi siyang bibigay ng IP. As long as hindi ka maglagay ng username at password sa mga 5B5. 'Di ba? 'Di ba ang PPOE naka username siya. Wala siya, hindi siya magbibigay ng IP as long as hindi ka maglagay ng ano. As long as hindi ka maglagay ng ano, ng username at password. Tama? So dapat wala siyang PPOE, dapat wala siyang DHCP server. So PPPOE server lang siya ang lalagay natin. So 'yun nga. Ito ang Navy 5 ang ano niya, SSID niya. Itong piso Wi-Fi, yan ang SSID ng piso Wi-Fi ng 5B5. Ito yan.
So, pakita ko yung config niya. Connect muna tayo dito. Okay. Ito na, nakapasok na ako. So, config na natin yung 5v5 via VLAN 20. And, diba sabi ko nga, may PPO ito. Ang SSID niya ay yung NAY V5. And then, yung SSID ng piece wifi niya, naka-bridge, ito yun. So, dalawang SSID siya. Isang isang pang PPOE, kung may client ka, pwede mo lagyan ng bridge through piece wifi. So, kung napanood nyo yung isa kong video na nakaraan, na nag-config ako ng 5v5, ito yun. Ito yung setup ko na yun. Pero naka-upstream through LAN. So, ito yun. Naka-optical na to, syempre. Punta tayo dito. So, login tayo. So, ito yung default. Para sa blue firmware. Ayan. So, naka-config na to. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya kinunfig ulit. So, punta ka sa advanced. Advanced, and then config ka muna ng 1 or kung yan, sa 1 muna tayo, 1 config, 1 configuration. So pansin nyo, dalawang 1 ang naka-config. Itong unang 1, ito yung PPOE nya. So, and then ito yung pangalawang 1, ito yung sa bridge 1 sa piece wifi. Pansin nyo, may bilan, nakabilan siya 20. So config muna natin through. Siguro, wag muna, pwede rin para makita nyo kung paano ko siya kinunfig through PPOE. Kasi nakita nyo naman dito na nakalabas ang PPOE sa 5 volt. Pinasok ko lang siya sa gigabit switch kung saan nakakonect din yung OLT. Kasi lalabas din naman siya dito kung lalabas naman siya pag nag-config ka dito ng PPOE. So, ito na. So, enable mo lang yung 1, and then naka-route 1 ka dapat, and yung username. So, user test, pansin nyo, nakakonek yan. Ito siya. Active connection. Sabi user test. Ito yun, user test. Nakakonek siya, di ba? Ito yun. Yun din yung password na naka-user test din. Tapos, dumaan yung kung gusto mo maglagay ng another router para dito sa halimbawa yung client mo gusto mag-add ng router, pwede mong i-bind yung port ng kung anong port gusto mong i-bind, yung LAN 1 tsaka LAN 2. Yan, i-check mo lang yan. So kailangan dito punta ka sa LAN niya, sa LAN, i-check mo lang lahat to, tapos apply. Kailangan naka-check lang lahat yan. And then sa LAN host, so yung secondary address niya, naki-check yun eh. I-uncheck mo lang, tapos itong IP address lang ang iwan mo. Apply mo lang. Ayan. So on DHCP server niya, ito. Yung default niya yan, default niya. So balik ka ulit sa 1 config. Ayan, dito sa 1 number 1. So, naka-bind yung LAN 1 at LAN 2. And naka-bind din yung SSID 1 at SSID 5. So, ito yun. Ayan, yung NAY V5. Ito yun, NAY V5. So, naka-bind to through PPOE. PPPOE. Ayan. At kasi yung sa PC Wi-Fi, ito yun. Sa 2.4 to. 2.4. Sa 5 GHz, ito naman. Same lang din yung ano niya, SSID, para hindi magulo. So, balik ka ulit sa 1. So, para sa PPOE, ito na yan. PPOE mo lang, enable not, pull code not, and then apply. SSID 1, SSID 5. So, kung anong SSID yung ano, yung para sa ano mo, PPOE mo. Makikita mo naman dito, yan, no? Yung number niya, 1. Tapos ito sa 5 GHz, 5. So, okay na sa PPOE.
And then para sa piso wifi naman, so naka-bridge lang dapat siya. Bridge 1, yung one mode, bridge 1. Ito, so naka-bilan tayo, enable mo lang yung bilan. And then, bilan ID, so 20. And then, para dito, use specified value lang. So, nakabay naman dito yung LAN 3 at LAN 4. Kung gusto mong mag-add ng another AP. So, automatic nakabilan 29 yung 1, yung 3 at 4. So, yung kung mag-add ka ng outdoor AP, kahit hindi mo na i-config ng bilan 20. Kasi nga, nakabay naman siya sa bilan 20. Nakabay naman siya sa bilan 20. So, automatic, yung lalabas na ano rito, na IP, yung 20. 20.0.0.1. So, sa SSID niya, ang naka-check naman, naka-bind, yung SSID 2 at 3. So, ito yun. Sa wireless LAN. 2 at sa 5 GHz, yung 3. Ayan yung 3. So, PC Wi-Fi. Yan. Kukonek tayo dyan mamaya. So, yun na yun, di ba? Para sa 5B5. So, ngayon, gagamit tayo ng phone para makakonect tayo sa IP na 10.0.0.1 sa default, and kukonect tayo dito sa piso Wi-Fi. So, sa pag-config naman ng SSID niya, yan. So, sa wireless LAN 1, add mo lang yung SSID niya. Enable mo lang SSID, naka-enable dapat. And then, open lang yung authentication, so walang password. Ganon din sa 5 GHz. Sa 2.4. Yan, click mo lang ito. So, kung wala yan, siyempre mag-add ka, new SSID, enable mo. Halimbawa, piso Wi-Fi. Enable mo yung SSID. Halimbawa, piso Wi-Fi. Kasi meron na tayo, lagyan natin ng 2. Kunwari 2. Ayun. Nag-add siya, diba? So, naka-enable lang dapat siya. And then, authentication mode open lang. Para sa piece Wi-Fi ito. So, pansin mo, lalabas siya dito. Ayun, naka-piece Wi-Fi ito, diba? Yun pa rin siya. Pero, SSID 4. Yung SSID niya, 4. So, kung gusto mong i-ano siya, i-vine, punta ka lang uli sa 1. Sa dito, sa internet 2. Ayun, 4. I-bind mo lang yung 4. So, ang gagawin na, ang default lang natin, yung naka-bind yung 2 tsaka 3, yung ginawa kong piso Wi-Fi na. So, yun lang. Mag-add ka lang. Para naman dito, kung wala pa siyang config, mag-new ka lang. New. Yan o. Kung route 1, internet, kung para sa PPOE ito, disable mo lang. Ayan. Tapos PPOE. Ito pala, PPOE. Ayan. Username at password na gagawin mo para sa Microtik. So, isama ko na lang ito ng PPOE. So, kung may PPOE ko, alam nyo na yun kung paano mag-create ng PPOE server. So, i-bind mo lang yung gusto mong LAN port and SSID, i-bind mo lang in PPOE. Tapos dito, pull code not, apply mo lang. Ayan. So, hindi ko na isi-save. Yan lang. Kung wala itong mga to, yan lang yung config niya. Yan. Check nyo. Kung ano mga gusto nyo i-buy ng port. So, sa piece Wi-Fi, naka-bridge lang dapat siya. Enable mo yung bilan. Kung anong bilan ID niya. So, kung ano pang ID na nilagay mo. Kung naka-multiple bilan ka, siyempre, kung ang bilan ID niya, ilalagay mo rito. So, ang gamit natin yun, so, bilan 20 lang. Same lang din kung gusto mo mag-add ng another AP. O kung gusto mong gamitin yung 5B5. So, kung gusto mo na siyang gamitin, kung hindi ka naka-OLT, pero hindi ka man naka-OLT, naka-gigabit switch ka lang, wala kang OLT, kung gusto mo siyang gawing AP, punta ka lang dito sa maintenance diagnosis. Nasa isang video ko ito, pwede niyong panoorin yun. Pinadaan ko sa LAN port. Upstream yan, upstream port. Tapos kung gusto mong padaanin yung 1 niya, so, sa LAN port 1. May isang video ko niyan, kung gusto nyo makita yung config, doon ko ginawa yan. So dahil naka-OLT tayo, optical lang.
Ayan. So, yun, yun yun ha. So, ngayon, kukunik tayo ngayon sa, ano, sa SSID niya, pati sa SSID ng default. Yung SSID nito, ito. So, ito yung 10.0.0 yung ano niya. Yung, ano niya, tawag dito. Yung IP niya. So, nakakunik yung phone ko dito. Ito yun. Ito. So, ito yung phone ko nakakunik. So, connect tayo sa piece Wi-Fi. Or saan yung piece Wi-Fi muna tayo? Yung pansin nyo, yung EAP, may sign-in na siya. Ibig sabihin, nakabilang 20 na siya. Di ba? Lumusot na yung ano? Lumusot na yung, ito yun. Ayan. Ayan. 5B5, and then yung Bricciono, and then yung EAP 110. Okay. Ngayon, connect muna tayo sa NAPIS Wi-Fi kung saan yung IP address ng default na bilang 22. Ito yung bilang 22 sa NAPIS Wi-Fi yun. Ayun, SSID din yung ginawa ko. So, pare-pareho yun. Connect tayo rito. Yan, na-sign in. O, so, yung IP na lumabas ay 10.0.14.73. So, nakakonect ako sa bilang 22. Disconnected ako, hindi ako naka-subscription kasi nakaraan. Naka-subscription ako, tinanggal ko muna para makita nyo kung yung oras mo, kung nandun pa rin sa kabilang IP, sa 20. So, connect muna tayo sa, pansin nyo, binaba naka-connect na ako sa 10.0. Try ko mag-insert coin. Di ba, pinakita ko nakaraan dito, yung payment portals niya, yung naka-separate, itong sa vendor ayan. Ito, hindi ito naka-separate. So, ito lang ilalabas pag nag-insert coin ako. Magmula dito hanggang dito. Check nyo. Okay, ito. Insert coin tayo. O, diba? Ito lang yung lumabas. Ito lang. Wala itong sub-vendor yan kasi nakaseparate na siya. So, i-cancel ko. So, ito lang lumabas, diba? So, nakakonect ako sa bilang 22. Ngayon, try natin kumunik sa EAP 110. Nakabilang 20 to. Nakabilang 20. Connect tayo. Mamaya magulog tayo sa ano. Sa 10.0.0.1. Kung lalabas yung oras natin dito. So ito. Ayan. Ito yung IP niya. Naka 20 na. So ito yung ginawa nating advance sa vendor. Ito yung nakuha niyang IP. Di ba? So kung mag-insert coin tayo rito. Hindi na lalabas yung ibang portal. Hindi na lalabas to yung magmula rito hanggang dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi na lalabas yung bito na yan. Mag-auto-select na lang siya. Mag-auto-select na lang yan. So, insert ko na ako. Pansin nyo, mag-auto-select lang siya. Insert ko yun. O, di ba nag-auto-select siya? So, yun, sambendo. Bilang 20. Hindi siya nakarayan. Kasi yung name na lumabas sa kanya, yun nasa advanced sambendo. Ito yun o. Sa vendor bilang 20. Ito yung lumabas ng name niya. So, kung ano yung nilagay yung name dito, yung name niya, ayun yung lalabas sa payment portals niya. So, naka-auto-select na siya o. Pansin nyo, yung ano ko, yung portal ko, paro lang, di ba? Kasi nga, paro lang kasi yung portal ng ano ko. Portal ng 20 ko at ng 10. So yan, nakakunik ako sa 20. O pansin nyo, di ba? Pinindot ko lang ano, ito, nakasave to. Pinindot ko lang siya. Yung sinave kong ano, home screen or yung default na ano, eh, naka-ni-wi pa ako, yung domain portal. Pag tinayip mo yung domain portal mo, kahit saang bilang ID ka nakakonek, lalabas pa rin yung portal mo.
So dito tayo sa Captive Portal. Ayan yung domain portal. Portal Domingo. Yan. Nakakonek ako sa 20. So i-connect ko ulit sa ano, sa 10.0.0.1. So sa EAP ako nakakonek ha. Connect ulit tayo sa ito sa 10.0.0.1. Oh. Pero yung portal domain niya, ayun pa rin, na Wi-Fi. Yan, ito using Chrome. So mag-insert ko yung ulit. Ay, wait lang. Wala. Yan. Hindi pala nakalabas. So eh nakakonect tayo sa NAPI sa Wi-Fi. Ulit tayo, balik tayo kasi hindi pala nakalabas. Galing tayo sa EAP 110. EAP muna tayo ha. Ayan, yung IP niya 20. So connect naman tayo sa piso Wi-Fi. Sa 5B5 tayo. Sa 5B5, ito yung piso Wi-Fi. So nakabilang 20 rin siya, di ba? Ayan, yung IP niya, yung parin yung IP niya. Pero yung MAC address niya, hindi ko lang na-check kung magkaiba. So balik tayo sa EAP. Nakabilang 20 rin to, true bridge o no. Ito yan. True bridge on siya. EAP. So yun pa rin yung IP niya. Ayun pa rin yung MAC address niya at IP niya, di ba? Sa ano to, sa 5B5. Abalik tayo sa normal na setup sa 10.0.0.1. Sign in. So iba na IP niya, iba na rin yung MAC address niya, pero lumalabas pa rin yung portal dahil nga sa portal domain. So try natin magulog dito sa ano, sa piso lang siguro, piso. Try natin magulog dito sa 10.0.0.1 na IP. Ay, wala pala. Nandun pala sa labas yung ano. Ay, hindi. Dito tayo magulog pala sa separate kasi nga ito yung katabi ko eh. Hindi ako makapagulog sa labas. So connect tayo sa 5B5 muna siguro. Ayan, sa 5B5. Ito yun. Ayan. Mag-insert coin tayo. Naka-auto-select siya. Auto-select. Ayan. Pansin nyo umilaw na green. Ayan. Ito yun. So, umilaw ng green. Hulog tayo. Wait lang. Ayaw tanggapin. Ayan. Tinanggap yung piso. Dagdag tayo para mas matagal yung oras ng piso. Napili pa. Ay, wait lang. Nawala. Wala ko ibang bariya. Ayun, tinanggapin luma. Okay, meron tayong 30 minutes. So, I'm done paying. Ipipress ko yung I'm done paying. Okay. Connecting. Yan. So, meron tayong 29 minutes. Ayun, connected na. So, balik tayo sa portal. So, try natin lumipat ng SSID. Doon tayo sa default. Kung nandun pa rin yung oras niya. Dito tayo sa NAPI sa Wi-Fi. Check natin ha. Kung mag-sync ang oras niya. Synchronizing device data. Ayun, nag-sync siya. Diba? Nandun pa rin yung oras niya. Pero magkaibang ano siya. Coins. So, ito yung normal. Try natin mag-insert coin. So, lalabas yung ibang portal, diba? Kasi nga, wala pa tayong bilan para dito. Hindi pa tayo naggumawa ng auto-select para sa mga portal na yan. Kasi nag-testing pa lang ako. Para sa isa lang. So, cancel natin. So, balik tayo sa 20. Sa auto-select. Connect naman tayo sa EAP 110. Kung nandun pa rin yung oras niya. Magkakaiba yung SSID niya, pero tingnan natin kung nandun pa yung oras niya. Kung mag-synchronize pa rin. Ayun, nag-sync pa rin yung oras niya. Diba? So, try natin mag-insert coin. Sa EAP ako nakakonect, diba? EAP 110. Try natin mag-insert coin. So, naka-auto-select to, diba?
Insertion ulit tayo. Oh, di ba nag-auto select siya? Hulog ulit tayo. Ayun, meron tayong 15 minutes. I'm done paying. Done. Okay, di ba? So lipat ulit tayo. Meron tayong 43 minutes. Lipat tayo ng ibang port ng ibang SSID. Balik ulit tayo sa normal, sa 10.0.0.1. Synchronizing device data. Ayun, nandun pa rin yung oras niya. Pero yung IP iba na. Diba? So, okay na siya, diba? Yan. Yan lang ang portal ko. Simple lang. Walang kaarte-arte. Gusto ko kasi simple lang. Yan. Pwede kayo mag-cashout sa akin, Gcash. Pwede rin kayo mag-send. Ayan. So, okay na siya, di ba? So, nakakonect tayo sa EAP110, through VLAN, sa 5B5, through VLAN din, and then sa normal, na, yung normal pala na ano ko rito, ito, wait lang. Normal na SSID ko, ito, naka-5B5 din siya, dito sa taas. So, naka-bridge din siya yung PPOE. So, naglagay din ako ng portal para anytime, pwede ako makakonect dito sa loob ng bahay. Through, sa bahay, nakakonect naman ako dito through one port. Ito. Okay. So, itong IP ko, yan din yan, nasa loob din yan. Yung normal to na IP. Try ko lang. Pansin nyo, magkakaibang SSID pero lumalabas pa rin yung oras niya. Di ba? Paano pa kaya kung same SSID? Mas okay. Yan. Itong piso wifi ito, try natin. Wala pala itong nakabine. Walang nakabine dito. Ay, hindi. Meron pala. Tingnan natin kung anong IP ang nakuha. Yun. Nakakonect siya through PPOE. Kasi naka-default siya. Yan. Try natin mag-login. So, check natin yung PC Wi-Fi ito. So, dahil hindi nga siya nakano, unconfigure siya, wala siyang wala siyang nakabind kahit saan. Automatic, lalabas yung IP address ng PPOE. Kung hindi mo siya i-bind kahit saan. So, nakakonect ako sa kanya sa PC Wi-Fi 2 through PPOE. Yan yung IP address niya. 192.168.100.51. Ayan yan. Okay. Okay na tayo sa OLT, sa 5B5, sa Bridge Ono, and then nakita nyo naman yung mga portal na tinesting natin. Lumabas yung mga IP niya, 20 at 10. So, sana naintindihan. Mag-comment lang po kayo. Press the like button and subscribe button. Marami pong salamat. God bless mga kaado and Kapiso Wi-Fi. Sana may natutunan kayo sa akin. And salamat sa Diyos.